Meron tayo dito ngayong Storm 15 700 watts. Tsaka ito yung crown na JH152. So parehas silang 15 inches. Ang pinagkaiba lang is yung power handling, tsaka syempre yung design ng speaker. So ito instrumental. Well, ito naman instrumental din to eh. Ang pinagkaiba lang nila syempre yung coil, larger coil si JH, dahil nga ang claiming nito is 1200 watts. Tapos ito naman si Storm is 700 watts. So same, double magnet. Ang pinagkaiba lang yung size ng voice coil. Kung hindi ako nagkakamali, si Storm ay merong 2.5 inch or 3 inches na voice coil, while JH meron siyang 4 inches. 3 or 4 inches yan, malaki. Malaki yung coil niya. So testing natin, compare natin sa bass frequency kung sino yung mas malaro sa kanila. So unahin natin si Storm. So playing tayo ng 90 days without bass. Ayan. So yung volume natin, half volume sa Uranus. Ayan. Ayan yung excursion. And okay, nape-perform niya naman ng maayos. Nape-perform niya yan, yung 90 days without bass na yan. So very deep bass po yan, oh. Kaya-kaya niya. Ayan, especially pag nasa box na yan. So next, lipat naman natin kay JH. I-pause lang natin. Ayan, so wala tayong babaguhing volume. Still half gain. Or 12 o'clock. Lipat naman tayo sa kabila. Ayan, so nakakabit na tayo sa ating JH 1512, 1200 watts. Ito pala yung sabihin ko lang, no, yung pinagkaiba nila sa cone. So ito paper cone si JH, pero matigas din, makunat din. While the Tsunami is treated. Ayan. Tapos M-roll surround kung tawagin, or yung dalawa yung pinaka surround niya. Ito naman triple. Triple surround siya. Ayan. So play na natin. 90 days without bass. Ay, lumalaro din siya. Konti lang yung galaw niya, pero I'm sure, hindi pa peak yung tunog niya. Hindi katulad nun peak na yun eh, before distortion. So ibig sabihin nito, pwede pa natin dagdagan. Dagdagan natin to. Talk lock, ayan, talk lock. Before peaking. Ayan. Yan na yung pinaka-peak niya. Before distortion or before damage. Ayan, no? Lakas yan, no? Excursion. Taas na excursion nyo. Parang sa boober. Ayan. Malupit din po itong JH talaga. Kaya nyo yung mga low bass eh. Sabi natin long excursion. So masasabi ko ito si JH, long excursion talaga. Yan ang trabaho ng double magnet talaga. Tsaka yung suspension niya maganda. Malapad-lapad yung spider niya, kaya niyang gumalaw. I think 8 or 10 mm yung excursion niya na kaya. Medyo mas nalamangan niya to kasi nga mababa lang ang power handling nito. 12 o'clock or half volume lang dito bago siya mag-peak. So yun ang pinaka maximum na galaw niya. So ito, nagdagdag pa tayo, inaabot tayo ng 7 sa Uranus, or yung 2 o'clock. Umabot tayo ng 2 o'clock bago siya mag-peak. So yun yung pinaka niya.
yung ganung excursion, pag nasa box nun, napakalakas na po nun. Pumapalo na ng 110 or 120 dB reading, SPL na yun. Malakas na ho yun. Depende pa sa box. So masasabi ko, kayang-kaya talaga nito yung mga deep bass. Kaya naman nito, pero minimal lang. May limit. So kasi nga, maliit lang ito. 700 watts or maliit lang yung kanyang coil. Medyo matigas yung suspension nito. Tsaka based on my experience talaga, itong Storm, ginagamit namin to sa bosses eh. So ito ngayon lang tayo napadpad dito sa mga malalaking magnet na to. Kung sa base ang pag-uusapan, dito ako. Kasi gusto ko ng ano eh, mga malalambot na base, gapang, kayang-kaya perform nito. Ito medyo ma-atake. So yun lang po yung vlog natin for today. So mabilis ang edit. Mabilis ang comparison between Tsunami and JH1512. Thank you so much. At kung di ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, hampasin mo na yung subscribe button na yan para marami pa tayong gagawing video soon. Thank you so much.